Ako si Jake. Isa akong jail guard. Sa totoo lang, ay hindi ko gusto ang trabaho kong ito. Natatakot ako sa mga preso. Siga at mababangis. Halos sanay nang makipagbasag ulo. At hindi takot makipagpatayan. Iwas na iwas nga ako sa kanila. Sa takot na baka mapagdiskitahan nila ako. Kadalasan kasi ay nagkakagulo sa loob ng selda. At ako ang natataong naka-duty na kailangang sumaway sa kanila. Bawat selda ay may tagsasampung preso ang dapat na nakalagay. Yun ang bilin ng aking tiyo na head sa aming presinto. Saglit lang siyang nagbabakasyon at ako ang pansamantalang ipinalit sa kanyang posisyon. Sa araw-araw kong pagbabantay sa kulungan, ay halos kilala ko na ang lahat ng mga preso. Lahat sila ay mababangis at mahilig pagdiskitahan ang mga baguhan. May isang bilanggo lang akong napapansin at minsan lang palabasin. Ang preso sa pinakasulok ng panghuling selda. Mag-isa lang siya at walang kasama. Hindi ko maiwasang magtaka kung bakit ibinukod siya sa iba. Gayong nakita ko naman siya, maamo ang kanyang muka at malumanay siyang magsalita. Naisip kong baguhin ang patakaran ni Tiyo at huwag nang hayaang makulong ng mag-isa ang preso sa iisang selda. Kadalasan ay sa umaga siya pinapalabas. At gwardyado pa ito. Nakausap ko na ito minsan. At masasabi kong matino naman siyang kausap. Marunong pang makipagbiruan. Nakilala ko siya sa pangalang Romy. Matagal na pala siyang nakakulong sa loob. Nahuli siya sa salang pagnanakaw. Labis akong nagtaka kung bakit hindi man lang siya nabibigyan ng parol. Gayong si Romy lang ang pinakamatino sa lahat ng preso sa loob ng bilangguan. Hindi kagaya ng ibang preso si Romy. Tahimik at respetado, ni hindi marunong magsalita sa kapwa. Yun nga lang, may kakaiba sa tuwing mapapatingin ako sa kanyang mga mata sa hindi malamang dahilan. Hindi ko na lang yun pinapansin. Dahil baka iba lang ang ibig sabihin nun. Ang ginagawa ko ay kinakausap na lang siya at kinakaibigan. Palagi akong may dalang kwento sa kanya na lubos niyang ikinatatawa. Isang araw, naisipan kong ihalo si Romy sa ibang mga preso. Magpapasko na nun at naalala ko siya. Kawawa naman siya kung mag-isa lang siya sa selda. Samantalang ang iba ay nagsasaya. Kinausap ko ang kasamahan kong jail guard na si Andoy. Nang sabihin ko sa kanya ang plano ko, ay namilog ang kanyang mga mata at tinitigan ako na animo ay may dalawang ulo. Aniya, kalimutan ko na ang plano kong ipasama si Romy sa ibang preso. Yun ang magbibigay ng gulo sa aming mga trabaho. Hayaan ko raw na magpaskong mag-isa ang lalaking yun. Sa totoo lang, ay nainis ako sa isinagot ni Andoy. Para siyang hindi tao kung ituring ng mga jail guard. Pinandidirihan at kinamumuhian. Kaya naman nagdesisyon na kong pakawalan si Romy at hayaang magsaya ngayong gabi. Habang naglalakad ako, papalapit sa pinakahuling selda sa dulo, kumakabog ang dibdib ko. Ito ang unang araw na palalabasin ko si Romy at dadalhin sa selda 4. Naroon ang halos lahat ng preso dahil ito ang pinakamalaking selda na maaaring magkasayahan ng mga preso. May kasalukuyan kasing party sa loob.
at gusto kong makipagsaya din si Romy. Tutal, Pasko naman. At wala naman sigurong masama kung hayaan ko muna siya kahit ngayon lang. Wala namang nangyayari kapag pinakakawalan siya sa umaga. Kaya ganun din yun sa gabi. Nang kumalansing ang aking mga susi, ay agad na napasilip sa nag-iisang maliit na bintana si Romy. Tinanong niya ako kung anong nangyayari. Ginitian ko siya at sinabing, pasasalihin ko siya sa Christmas party na ginaganap sa Zelda 4. Tinanong niya ako kung bakit ko raw ito ginagawa. Bilang gante ay pinusasan ko siya at hinatid sa nagkakasayahang mga preso. Nais kong magsaya siya at makisalamuha sa mga kasamahan niya. Dahil Pasko naman ngayon. Nagtaka ko nang bumakas ang takot sa lahat ng bilanggo. Nang makitang pinapasok ko si Romy sa kanilang selda. Kay amo ng mukha ng lalaki. Ngunit bakit natatakot sila? Sa nakangiting mukha ay sinabi ko sa kanila, sana ay hayaan na munang magsaya si Romy ngayong gabi. Tutal ay Pasko naman. Walang nakaimik sa mga preso. Hanggang sa tinawag ako ni Kaloy, ang pinakamatanda sa grupo. Aniya, hindi ko dapat pinakawalan si Romy. May mangyayari daw na hindi maganda. At pagsisisihan ko yun. Napakunot ang aking noo at hinarap si Kaloy. Sinabi ko sa kanya na maano bang hayaang maging masaya si Romy kahit ngayong gabi lang. Mamaya din naman, pagkatapos ng kasiyahan, ay ihahatid ko din agad ang lalaki sa selda nito. Wala na akong ibang sinabi pa at naglakad na agad pabalik sa aking opisina. Ni hindi ko na narinig pang nagkakasayahan ang mga tao. At nakasiksik pa ang mga ito sa iisang sulok. Samantalang nasa tapat naman si Romy at nakatingin sa kanila. Binuksan ko ang pinto ng aking opisina at tiyempong tumunog ang telepono. Dinampot ko ang receiver nun at nalamang si Tio ang tumatawag sa kabilang linya. Kinamusta niya ako at ang mga preso. Pati na rin ang aking mga kasama. Sinagot ko naman siya na ayos lang kaming lahat. Naisip kong ipagtapat sa kanya ang ginawa kong pagdala kay Romy sa loob ng Zelda 4. Ngunit kagaya ni Andoy at Kaloy, nagulantang si Tio sa aking sinabi. Anya, hindi ko raw dapat pinakawalan ang pinakabinabantayang preso sa loob. Ito raw ang pumatay ng halos 50 preso. Sa kulungan ding iyon 3 taon na ang nakakaraan. Nangatwiran ako kay Tio. Naawa ko sa tao dahil tila ito ay malubhang sakit na pinandidirihan. Kung sana lang ay hayaan itong magsaya kahit ngayong gabi lang. Sabi ni Tio, talagang magsasaya si Romy dahil hinayaan ko itong makalabas ng selda nito. Kung saan hindi protektado ang ibang preso laban sa kanya. Labis tuloy akong nagtaka sa kanyang sinabi at naging palaisipan pa ang kanyang huling mensahe na sana ay hindi ko raw pagsisihan ang ginawa ko. Kinabahan ako at naging tensyonado. Kaya naman naisip kong silipin ang mga tao sa Zelda 4. Nagulat ako nang kadiliman at nakakabinging katahimikan ang sumalubong sa akin nang makalabas ako sa aking opisina. Nakaramdam ako ng takot sa pag-aakalang wala na ang mga preso sa loob ng selda. Ngunit naroroon lang pala ang mga ito. Gamit ang flashlight ay tinignan ko ang mga preso at nagulat nang makitang nakahandusay na ang lahat ng mga ito at duguan. Ang kanila pang mga tiyan ay wakwak at nawala ang mga laman loob. Si Romy ay nasa sulok, tahimik na umiiyak, at tila sumaya nang makita ako. Romy, bakit duguan ang kamay mo? Taranta kong tanong sa kanya.
tinulungan niya raw isalba ang taong mga kasama niya sa loob. May isang hindi kilalang halimaw kasi ang sumugod sa kanila at pinagkakalmot ang kanyang mga kasamahan. Nagkagulo sila at nang makakita ng pagkakataon si Romy, ay kinulong niya raw sa loob ng banyo ang halimaw na sumugod sa kanila. Nagmamakaawa siyang nakiusap sa akin na baka pwede ko siyang ilabas doon dahil natatakot raw siya. Ako naman ay hindi nag-isip at agad na hinablot ang mga susi. Binubuksan ko na ang rehas nang magulat ako sa medyo buhay pang si Kaloy at mariin akong tinitignan. Anya, magsisisi ako sa ginawa kong pagpapalaya kay Romy. Hindi ko na siya pinansin at nagmamadali na kaming tumakbo palabas ng mga selda. Dumiretso kami sa aking opisina at isinarado ang pinto. Hinilot-hilot ko ang aking sentido at hinarap ang maamong mukha ni Romy. Kay gaan ang bukas ng mukha nito, naanimo may nangyari sa kanyang maganda. Nakaupo ako sa aking upuan at tinatanong siya kung ano ang nangyari. Ngumiti sa akin si Romy at sinabing napakaganda ng nangyari. Tila iyon ay isang panaginip na hindi na niya gugustuhin pang magising. Napatda ako nang sinabi niyang sa tinagal-tagal ng panahon ay ngayon lang daw ulit siya nabusog ng ganun katindi. Kinain niya ang kanyang mga kasamahan. Walang labis, walang kulang. Ang mga dugo at laman loob nitong nananalaytay sa kanyang lalamunan ay naghatid ng samut-saring saya na kahit kailan ay hindi niya natikman mula nang siya ay makulong. Totoo raw siyang magnanakaw. Ang mali ko lang ay hindi ko siya kinilala ng husto bago pinagkatiwalaan. Tama si Kaloy. Hindi ko alam ang ginagawa ko. Pinuno ng mga aswang ang taong kinaibigan ko. Gimbal na napaatras ako nang lumapit siya sa akin. Nagugutom na naman daw siya kung maaaring magbigay ako sa kanya kahit isang piraso lang ng laman loob ko. Hindi na ako nakagalaw pa nang sa pagtakbo ko ay pagdaluhong niya naman sa akin. Nagsisigaw ako sa sakit nang iangat niya ang kanyang kamay at butasin ang aking tiyan. Sumirit ang dugo at nagkalat iyon sa kulay puting pintura ng pader. Kaya pala kakaiba si Romy. Isa siyang dakilang manlilin lang. Niloko niya ako. Bakit hindi ako nakinig sa sinabi ng iba? Hindi na ako nakatiis at napasigaw na ako sa sakit nang halughugin niya ang dugo at kainin ang mga laman loob ko. Sinimulan niya na itong lantakan at hindi maipaliwanag na sakit ang aking nararamdaman. Tila siya ay pirana na hayok sa dugo at laman. Halos naghihingalo na ako nang mawalan ako ng ulirat dahil sa labis na sakit. Batid kong katapusan na ito. Pakiusap, mag-ingat kayo sa presong ito.